pupils, my name is Teacher Angelica Valenzuela Tadeo, and for today's video, we're going to tackle about Himagsikan. But before we proceed to our discussion, let's bow our head and feel the presence of the Lord. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Please bow your heads and let us pray. Dear Jesus, please show me how to spend this day sharing your love in every way. Help me to be kind to everyone, to play in love and have lots of fun, shining your light and giving your grace, sharing your joy with a smile on my face. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day, be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Taong 1565, nang tuluyang mapasailalim sa kamay ng Imperyong Kastila ang Pilipinas. Madaming naipatayong mga proyekto sa edukasyon, transportasyon, simbahan, at iba pang mga infrastruktura ang mga Espanyol sa bansa. Naging mausbong din ang kalakalang galyon ng Maynila at Acapulco na naging pangunahing kalakaran sa pagitan ng China at ilang bansa sa Europa. Ngunit kapalit nito, ang ilang mga pang-aabuso, partikular na mga praile at mga encomienderos at ang di pantay na karapatan para sa mga Pilipino. Nang mabuksan ang Suez Canal sa bahagi ng Ehipto noong 1869, naging mas madali ang paglalakbay sa pagitan ng Pilipinas at Espanya. Naging dahilan ito upang mas maraming Pilipino ang makapag-aral sa Europa na tinawag ng mga ilustrado at lalong mamulat sa mga pang-aabuso at di pantay na karapatang binibigay sa kanila ng Espanya sa sariling bansa. Taong 1872, nang mag-aklas ang mga sundalo at magagawang Caviteño laban sa gobyerno ng Espanya na tinawag na pag-aaklas sa Cavite o Cavite Mutiny. Mabilis itong napuksa ng pwersang Espanyol na naging dahilan sa pagkakabitay ng tatlong paring Katoliko gamit ang garote sa Bagumbayan matapos akusahang nakipagtulungan sa mga nag-aklas. Ito ay sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora na mas kilala sa tawag na Gombursa. Hindi naging matagumpay ang pag-aaklas na ito, ngunit sinasabing ang pagkamatay ng tatlong paring martir ang nagpasimula ng mga sentimiento sa pagkakaroon ng revolusyon at paghingi ng kalayaan ng mga Pilipino. Naging inspirasyon ito sa pagbuo ng propaganda movement sa Madrid na pinangungunahan nila Marcelo H. Del Pilar, Jose Rizal, Graciano Lopez Haina at Mariano Ponce. Hiling nila ang mga reforma sa gobyerno, representasyon sa korte at ang pantay na pagtingin sa mga Pilipino. Ilan sa mga naging hakbang nila ay ang pagkatatag ng La Solidaridad. Isinulat din ni Jose Rizal ang mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo na tumutuligsa sa mga pang-aabuso sa ilalim ng mga Kastila, partikular na ang mga praile. Pagbalik naman ni Rizal sa Pilipinas ay itinatag niya ang La Liga Filipina na nais humiling na reforma sa mapayapang pamamaraan. Ngunit noong July 7, 1892 ay inaresto si Rizal at ipinatapon sa dapitan. Sa parehong araw na ito ay naitatag sa Maynila ang Katipunan o KKK, Kataas-taasang Kagalang-galangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan, sa pamamuno ni Andres Bonifacio at ang kauna-una ang supremo nitong si Deodato Arellano na mga miyembro ng La Liga Filipina ni Rizal. Ang KKK ay isang lihim na organisasyon na may layong pagbuklori ng bansa at tuluyang makamit ang kalayaan laban sa mga Espanyol sa pamamagitan ng armadong pakikipaglaban na agad namang nakakalap ng maraming miyembro. Ngunit noong August 19, 1896 ay nadiskubre din ng mga Espanyol ang Katipunan at hinuli ang ilang mga pinaghihinalaang miyembro nito. Kaya noong August 23, 1896 ay nagpatawag ng pagpupulong si Andres Bonifacio sa Caloocan. At dito naganap ang Sigaw ng Pugad Lawi o minsan ay tinatawag din Sigaw ng Balintawa, kung saan pinunit ng mga Katipunero ng kanilang mga sedula
na naging hudyat sa pagsisimula ng himagsikan laban sa mga Espanyol. Dito ay napagkasunduan ang pagkatake sa Maynila. Ilang maliliit na labanan ang naganap pagkatapos nito, tulad ng labanan sa Pasong Tamo. At nang mabigo, ay nanalagi muna sila sa San Mateo. Nagbago ng plano si Bonifacio at imbis na umatake sa Maynila, ay napagkasundo ang atakihin ang isang garrison sa San Juan. August 30, 1896, nang maganap ang labanan sa San Juan del Monte, kung saan malaking bahagi ng mga katipunero ang nahuli at namatay dahil na rin sa kakulangan nila sa armas. Napilitang umatras si Bonifacio at ang ilan pang mga nakaligtas sa labanan. Sa araw din na iyon, ay nagsimula na rin ang revolusyon sa mga kalapit na probinsya ng Bulacan, Nueva Ecija, Cavite, Pampanga, Laguna, Batangas at Tarlac, na di kalaunan ay magiging simbolo ng walong sinag ng araw sa Watawat kasama ang Maynila. Idineklara ng Gobernador General na si Ramon Blanco ang mga probinsyang ito sa ilalim ng Martial Law. Samantala, di man direktang nakipag-ugnayan si Rizal sa mga katipunero ay nahatulan pa rin ito ng parusang kamatayan. At noong December 30, 1896 ay pinatay si Rizal sa Bagumbayan sa pamamagitan ng firing squad na lalong nagpasiklab sa mga galit na damdamin ng mga miyembro ng katipunan sa pamumuno ni Andres Bonifacio. Ngunit naging sunod-sunod ang pagkatalo ng mga katipunero ni Bonifacio sa Maynila at napilitang umatras muna sa Moron. Samantala, naipanalo naman ng mga katipunero sa Cavite sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo ang kanilang mga laban tulad ng labanan sa Imus at labanan sa Binakayan at Dalahican na naging dahilan para lumakas ang kumpiyansa ng mga revolusyonaryo sa mga karatig na bayan. Ngunit ang mga katipunero sa Cavite ay nahahati sa dalawang sangay. Ang magdiwang sa pamumuno ni Mariano Alvarez, ang tsuhin ni Andres Bonifacio, at ang magdalo sa pamumuno ni Baldomero Aguinaldo na pinsan naman ni Emilio Aguinaldo. Nagkaroon ng mga tensyon at di pagkakaunawaan sa liderato ng dalawang sangay. Kaya inimbitahan ni Mariano Alvarez si Andres Bonifacio sa isang pagpupulong para pag-usapan ang pagdepensa sa Cavite at ang mga kaganapan sa pagitan ng dalawang sangay. At noong March 22, 1897 ay naganap ang controversial na Tejeros Convention sa San Francisco de Malabon sa Cavite. Dito naganap ang pinakaunang halalan na naglalayong magtatag ng isang pamahalaan na magluluklok ng isang leader at mga gabinete. Di man nakadalo ang kinatawan na Magdalo na si Emilio Aguinaldo sa kadahilanang nasa gitna ito ng labanan sa Pasong Santol ay nakakuha ito ng pinakamaraming boto laban kay Andres Bonifacio at Mariano Trias at itinanghal na pinakaunang pangulo. Samantala, si Bonifacio naman ay inihalal sa pinakamababang posisyon bilang direktor ng interior. Ngunit ang isa sa mga dumalo na si Daniel Terona ay umalma dito at sinabing hindi ito nababagay kay Bonifacio sapagkat hindi ito isang abogado. Dito ay nagalit si Bonifacio na humantong pa sa pagbunot niya ng kanyang baril na agad namang naawat ng kanyang mga kasamahan. Matapos ay dineklara ni Bonifacio na walang bisa ang naganap na halalan at saka umalis. Kinabukasan ay inilabas ni Bonifacio ang Acta de Tejeros o ang kasulatan na nagpapawalang bisa sa naganap na halalan sa Tejeros sa kadahilanang nagkaroon umano ng dayaan sa Butuan. Nagtatag din ito ng sarili niyang pamahalaan kasama ang iba pang mga kasapi na magdiwang at inilabas ang dokumentong Naik Military Agreement o ang sunduang militar sa bayan ng Naik. Nang malaman ito ni Aguinaldo, ay pinag-utos nito ang pagdakip kay Bonifacio. April 28, 1897, nang madakip si Andres at ang kapatid nitong si Procopio sa Indang Cavite. Naharap sa paglilitis ang magkapatid na Bonifacio at hinatulan ng kamatayan sa salang panggugulo at pagtataksil sa pamahalaan ni Aguinaldo. Nais ni Aguinaldo na ipatapon na lang sa ibang lugar ang magkapatid. Ngunit dahil sa udyok ng kanyang mga heneral na sina Pio del Pilar at Mariano Noriel ay napilitan itong ipataw ang parusang kamatayan. May 10, 1897, dinala ng mga tauhan ni Aguinaldo ang magkapatid na Bonifacio sa Mount Buntis, Marugondon, Cavite at doon pinatay. May 17, 1897, na maglabas ang bagong gobernador general na si Primo de Rivera ng isang kautusan na magbibigay amnestiya sa mga susugong revolusyonaryo.
Ngunit nagpatuloy pa rin ang mga labanan at unti-unting nabawi ng mga Espanyol ang lalawigan ng Cavite. Napilitang tumakas ang grupo ni Aguinaldo hanggang sa makarating sa Biak na Bato sa San Miguel de Mayumo, Bulacan noong June 24, 1897. Nagsilbi itong base ni Aguinaldo at dito ay itinatag niya ang kauna-unahang Republika ng Pilipinas na tinawag na Republika ng Biak na Bato. At noong November 1, 1897 ay isinulat ang kauna-unahang konstitusyon ng gobyerno na inakda ni Felix Ferrer at Isabelo Artacho na binase sa konstitusyon ng Cuba na kasalukuyang ding nasa gitna ng revolusyon laban sa Espanya. Agad itong kumalat sa mga karatig na bayan at muling nabuhay ang kumpiyansa ng mga lumalaban pang revolusyonaryo. Di nagtagal ay nagkaroon ng mga negosasyon sa pagitan ni Aguinaldo at Rivera sa pamamagitan ni Pedro Paterno. At noong December 15, 1897 ay napirmahan ang kasunduan sa Biak na Bato. Ilan sa mga kondisyong nakapaloob sa kasunduan ito ay ititigil ng mga revolusyonaryo ang mga labanan at aalis papuntang Hong Kong sa Aguinaldo at ang kanyang mga kasamahan. Magbabayad ang mga Espanyol ng 400,000 Mexican pesos kay Aguinaldo pagkaalis nito sa Biak na Bato. Karagdagang 200,000 pagkatapos isuko ang nasa 800 armas at karagdagang pang 200,000 pagkatapos isuko ang 1,000 armas. Kailangan ding bayaran ng mga Espanyol ang mga mamamayang naapektuhan na digmaan sa halagang 900,000 Mexican pesos. Papaalisin ang mga prayle at ibibigay ang mga asyenda nito sa mga nasasakupan. Paghihiwalay ng simbahan at pamahalaan. Pantay na karapatan sa mga Pilipino at Espanyol at pagbibigay ng Pilipinong kinatawan sa Korte ng Espanya. At ang pagbibigay ng amnestiya at pagpapalaya sa mga nabilanggo ng digmaan. Ngunit, ilan lamang sa mga ito ang naipatupad ng magkabilang panik. At noong December 23, 1897, ay umalis si Aguinaldo at ang mga opisyalis nito papuntang Hong Kong. Gamit ang 400,000 Mexican pesos na nakuha niya mula sa mga Espanyol, ay nangalap ito ng mga armas at muling bumuo ng pamahalang himagsikan na tinawag na Hong Kong Junta. Samantala, sa kasagsagan ng revolusyon sa Cuba noong February 15, 1898, ang barkong pandigma ng Estados Unidos na USS Maine na naglalayong protektahan ang mga residenteng Amerikano sa Cuba ay sumabog sa Havana Harbor na ikinamatay ng di bababa sa 250 na katao. Pagsanhi ito sa pagsisimula ng digmaan sa pagitan ng Espanya at Estados Unidos noong April 21, 1898. Dumating ang puwersa ng mga Amerikano sa Maynila noong May 1, 1898 sa pamumuno ni Commodore George Dewey at dito naganap ang labanan sa loob ng Maynila o Battle of Manila Bay kung saan nagwagi ang mga Amerikano at nagresulta sa pagkawasak ng hukmong pandagat ng mga Espanyol sa Pilipinas. Hinimok naman ni Commodore Dewey si Aguinaldo na umuwi ng Pilipinas para kumampi sa Amerika at ipagpatuloy ang revolusyon laban sa mga Espanyol. May 19, 1898, nang dumating si Aguinaldo sa Maynila at noong May 28, 1898, ay naipanalo ng pwersa ni Aguinaldo ang labanan sa Alapan o Battle of Alapan sa Cavite, kung saan unang iwinagayway ang watawat ng Pilipinas. Sa mga sumunod na araw, ay unti-unti nang napalaya ng mga revolusyonaryo ang iba pang mga bayan maliban sa Maynila. At noong June 12, 1898, sa kanyang bahay sa Cavite, Cavite, ay formal na idineklara ni Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas. Samantala, nang mapalibutan ng mga Amerikano ang Intramuros, ay hindi nito pinayagang makiisa ang mga revolusyonaryong Pilipino. At noong August 13, 1898, ay napasakamay ng mga Amerikano ang Intramuros matapos ang naganap na Mock Battle of Manila, kung saan lihim na pala nagkaroon ng kasunduan na kusang isusuko ng mga Espanyol ang Intramuros sa mga Amerikano imbis na sa mga revolusyonaryong Pilipino. December 10, 1898, formal na natapos ang digmaang Espanyol-Amerikano nang malagdaan ang kasunduan sa Paris. Nakasaad dito ang pagpapalaya sa Cuba, ang paglilipat ng pamumuno sa Puerto Rico at Guam, at ang pagbili ng Estados Unidos sa Pilipinas sa halagang 20 milyong dolyar. Wala namang naging boses ang Pilipinas sa kasunduang ito, dahil ang kinatawan nito na si Felipe Agoncillo
ay hindi man lang pinapasok sa silid ng pagpupulong. Nagsimula ang tensyon sa pagitan ng pamahalaan ni Aguinaldo at ng mga Amerikano. At noong February 4, 1899, naganap ang unang putukan sa pagitan ng dalawang panig sa Santa Mesa at nagsimula ang panibagong pakikipaglabang haharapin ng mga Pilipino. Ang Philippine-American War o digmaang Pilipino-Amerikano na tatagal ng higit sa 3 taon. Pupils, I'm back! It's me, Teacher Eka. Pasensya na at hindi ko na itakil sa inyo isa-isa ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa Himagsikan. Dahil, wala po akong sapat na storage sa cellphone. Thank you. So ngayon, dumako naman po tayo sa ating project. Yung project po na ipapagawa po sa inyo ay tatawagin natin Reviewer Project. So, may ginawa po ako ditong sample and iko-compile nyo ang mga mahalagang impormasyon, event, tao, at pangyayari noong panahon ng Himagsikan. After yung mag-search ng mga mahalagang impormasyon or isulat yung mga nalaman nyo dito sa discussion natin, ipiprint out nyo po sila upang sa ganun kayo ay mayroong reviewer na magagamit before mag-exam at kung may gusto kayong malaman, pwede nyo po itong balikan.